everyone! Alam niyo ba, isa sa pinaka-challenging sa akin dito sa Hong Kong ay ang pagluluto. Oo, madaling magluto kung yung niluluto mo eh lahat kakainin. Kasi dito sa akin, alam niyo ba, yung mga alaga ko, ang hirap nilang pakainin. Lalo't hindi sila kumakain talaga ng gulay, lalo na yung panganay. Alam niyo ba, noong unang taon ko dito, halos lahat ng gulay, hindi niya talaga kinakain. Kapag nakakatikim siya ng gulay o nalalasahan niyang gulay, alam niyo bang sumusuka siya? Lahat ng kinain niya ay susuka niya talaga. Kaya yun yung pinakamahirap na part para sa akin. Naglilinis ako ng, ewan. Pero hindi nagtagal. Yun, natutunan ko na pakainin siya ng gulay kahit konti-konti. Pero hindi talaga kahit hanggang ngayon super hirap niya talagang pakainin ng gulay. Minsan, patatas, carrots, pero sapilitan pa. Mostly, ang kinakain niya lang na gulay na pinipilit niya talagang kainin niya is broccoli. Ito, isa sa mga niluluto ko. Paborito to ng alaga kong babae. Yung alaga kong babae, kahit papano, hindi siya mahirap pakainin. Kahit anong pagkain, kinakain niya, basta yummy sa panlasa niya. Pero minsan, pag tinutuyo siya, hindi niya rin kinakain. Ganon talaga siguro yung mga bata, tiyagaan lang, pasensyahin talaga. Pero yung amo ko, si sir at si ma'am, wala silang pili sa pagkain. Lahat ng pagkain pwede kong iluto o kahit anong gusto kong iluto, kinakain, lalo na si sir. Kahit pa nga minsan, nagluluto ako ng Filipino food, kakainin talaga niya. Ayan, ito yung niluto ko ngayon para sa lunch namin. Naghiwa ako dyan ng baboy na may taba, at saka yung carrots, at saka yung baguio beans. Ganyan lang yung pagluluto dito. Gisa-gisa lang. Alam nyo bang dito sa Hong Kong, hindi ako gumagamit ng sibuyas? Oo, dito sa bahay ni Amo, ang tanging ginagamit ko lang na pampalasa ay asin at toyo. Yun lang talaga, walang iba. Kahit yung mga chicken powder, ayaw niya. O kahit nga minsan, pag nilalagyan ko ng oyster sauce, sinasabihan ako ni among babae na huwag kong lagyan. Dalawang dish lang pala yung niluto ko dito. Pero nagpa-add pa si amo ng isa. Hindi ko na nga lang na video kasi sobrang ang dami ko nang ginagawa. Nagmamadali na rin kasi ako. Dito nagprito ako ng isda. Ito, isa din sa mga paborito ni sir. Ganitong luto lang ng isda dito, simple lang. Pipry mo lang siya ng konti, bahagya, both side. Tapos mamaya lagyan mo siya ng tubig hanggang sa kumulo. Tapos timplahan mo lang ng toyo. Lagay mo yung asin at saka toyo, okay na. So ayan mga guys, okay na. Yan yung sinasabi kong nagpaluto pa si sir ng isa. Sili nga pala yun na may itlog at kamatis. Gisa lang din, ang dali-daling gawin. Yun lang. Hope you enjoy. Bye-bye!